So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Munting Channel. So, mga kababayan, ito na. Okay. So, ngayon, mayroon pong lumabas na survey. At nakakatuwa po sa survey po na to, laglag po si Bato. Laglag si Bato sa survey. So, ito, maraming salamat po sa inyo. Kasi po, tayo po ay parte po kung bakit po nalalaglag ngayon si Bato sa survey at posibleng hindi na po siya manalo bilang senador. At syempre mga kababayan, isa rin pong reason dito is ayaw din po sa kanya ng mga ibang DDS. Especially yung mga kulto na supporter po ni Maharlika at saka ni Calvo, pangalan ni Calvo. Ni Morales. Okay. So ngayon, congratulations no. At mga kababayan na nakakatawa dito, pati po si Super Tae, nalalaglag na rin po sa survey. Okay? So ako mga kababayan, no, sinabi ko naman sa inyo na ako, hindi naman ako naniniwala sa survey. Pero ang maganda kasi sa survey, nagiging guide po natin ito kung ano ba yung political dynamics po na nangyayari po sa election. So syempre mga kababayan, no, ito pakita ko sa inyo. No. So syempre number one pa rin po si Erwin Tulfo. Okay? Diba? Number two si Duterte. Come on, di ba? Diyos ko. So, si Bongo, pasok pa rin. Si Tito Soto, pasok pa rin. Si Caetano, number 5. Si Ben Tulfo ng Bitag. Diyos ko. Ako ba? So, mga kababayan, ang point ko kasi dito, mga streetwise, no? Para sa akin, hindi po talaga dapat na magkaroon po ng magkapamilya na senador sa loob ng Senado. Kasi po, iisa po intention yan. So, sakto, no? T3. T3 na tayo sa Senado. O, di ba? Well, gusto ko si Erwin Tulfo, pero kung meron na siyang kapatid doon sa Senado na isa ring medyo pulpol, eh, tama na. Tama na yung isa. So, survey ito ng Tangere. Okay? So, si Dito Lapid at si Amy Marcos po nasa number 8. So, konting push na lang mga kababayan, tandaan yung mga streetwise, number 1 po dati si Amy Marcos, 2022. Bumagsak po siya ng number 4, number 6, ngayon po number 8. So, konting push na lang po mga kababayan. Di ba? So, ngayon, si Pacquiao, kasama, si Isko, kasama, si Lacson, kasama, tsaka si Francis Tolentino. Okay. So, and well, para sa akin, di ba? Good news ito, no? Kasi si Bato, pumasok sa number 14. And then sana, si Amy Marcos, di ba? Sana si Amy Marcos, lumaglag na ng tuluyan. Di ba? Sana lumaglag si Amy Marcos dire-diretso, di ba? Sing haba ng baba niya. And then mga kababayan, ito pa. Meron ako nakitang post dito. At para sa akin, nung pinag-aralan ko to, mukhang totoo. Ito lang, no. Ako, kilala niyo naman tayo, di ba? Tayo po taga-suporta po tayo ni PBBM. Pro-government po tayo. Ako po. Pero dito po sa mga ticket ni PBBM sa 2025, itong Unity campaign ba 'yon? Oo. Meron po, marami po talaga akong ilalaglag diyan po sa bubuing senatorial slate ni PBBM. Pasensya na po, alam ko na maraming pong mga PBBM supporter dito, pero may nakita akong post at mukhang legit po ito kasi pinag-aralan din po natin ito, no. Na ito po yung siguro pwede natin sabihin 90% accurate ito. Ito. Nakita ko to sa usapang kongreso. Siyempre mga kababayan, ako hindi agad ako naniniwala dito. Pero nung pinag-aralan ko po ito mga kababayan, mukhang legit ito. Okay? So ito ha, pakita ko sa inyo, no. So ito sabi dito, bagong Pilipinas pala, no. Bagong Pilipinas slate complete. Look, Makati Mayor Abby Binay is reportedly the 12 senatorial candidate to be included in the Marcos administration senatorial slate for the 2025 elections. So ngayon mga kababayan, kumpleto na po yung senatorial slate po ni PBBM sa 2025. So 4, 8, 12. Ito na yon. Okay. At ako mga kababayan, meron po akong ilalaglag dito. Meron po akong ilalaglag dito. At malamang majority dito ilalaglag ko. Ngayon, ang tanong nyo dito, legit ba to?
So pag-usapan natin 'yan kung legit 'yan, no. So una pala, no, so bati muna pala muna tayo. So thank you po sa iyo kay Rose Miles, thank you po, no. And then kay Brenda Decano, maraming salamat po ulit, no. Thank you po, no. So ito ah, unang-una mga kababayan, ang nakalagay po sa listahan si Tito Soto. Okay. Alam niyo mga kababayan, si Tito Soto po kasi ay miyembro po ng NPC. At alam naman po natin, no, na meron na pong alyansa yung Partido Federal ng Pilipinas at saka NPC. Ayan, no, nabalita ito May 18, 2024. Di ba, Marcos forges alliance with Soto's NPC. So, ibig sabihin nito mga kababayan, yung lahat po na malalakas na kandidato ng NPC ay posible po makapasok po sa line na po ni PBBM. At isa na nga po dito si Tito Soto. Nag-resist nyo ba mga kababayan? Alangan namang ano? Alangan naman na nagkaroon ng merger pagkatapos hindi kasali si Tito Soto. Mukhang malabo naman mangyari yun. Nagkaroon pa kayo ng merger tapos hindi pala kasama si Tito Soto. Siyempre, bago nagkaroon ng pag-uusap yan ng forging, merong mga kasunduan yan na ito, ipasok mo to sa Senator Redeslate. Ito, ipasok mo to sa Senator Redeslate. Diba? So ngayon, si Tito Soto, mukhang legit. Diba? Mukhang legit, mukhang papasok talaga siya sa slate. Ngayon, ang pangalawa sa listahan, si Pacquiao. So alam naman po natin na si Manny Pacquiao po, makasama po sila ni PBBM. Diba? Manny Pacquiao sasanib kay Marcos sa 2025 senatorial race. At ito po ay, alam naman po natin, merong video po si PBBM na parang, ato si Pacquiao, okay to. Diba, naalala niyo 'yun, 'di ba? Merong ganung video. Oh. So ngayon, continue pa natin. So yung iba kasi dito, okay, yung kasama dito si Ping Lacson. Okay. Ito mga kababayan, hindi ko pa po makuha yung connection kung paano makakapasok si Ping Lacson sa senatorial seat ni PBBM. Yung nakita ko lang pong connection nito ay kaibigan lang po siya ni Tito Soto. Ayun lang po yung nakita kong connection. 'Di ba? Okay. So ngayon, ito yung controversial dito. Pia Cayetano. Yan, si Pia Cayetano. Okay. So sasabihin nyo na, so malamang, at kasi una kagad pumasok sa utak ko to eh. Na bakit kasama si Pia? Eh, si Pia Cayetano, tsaka yung kapatid ni Pia Cayetano na si Mr. 10,000 pesos, mga pro Duterte yan. At alam naman po natin na sangkot po itong si Alan Peter Cayetano sa pakipag-usap po sa gentleman's agreement, di ba, sa China. Yun nga lang mga kababayan, no, nung chinek po natin yung profile ni Pia Cayetano, nakakagulat dito. Ito ah. Ito yung pangalan ni Pia Cayetano. Pilar Juliana Schramm Cayetano. So ang political party niya, Nationalista Party. Hanggang ngayon. Ang pangit, di ba? Pangit. Oh. So ngayon, itong Nationalista Party mga ka-Streetwise, may aliansa na po ng PFP. Oh. Nationalista, Lakas, Welcome, PFP Alliance. So ibig sabihin nito mga kababayan, Nationalista Party, NPC, sasabit po yan sa senatorial suite po ni PBBM. Huwag po natin iboto si Pia Cayetano, parang awa nyo na, no? Hindi, para sa akin. Meron na pong Alan Peter Cayetano doon, tapos meron pang Pia Cayetano. Huwag na. Yes ka naman. Oh. And then, oh, balikan natin. Ha? Balikan natin to. Di ba nag-resin yung mga kababayan, di ba? Sa una, parang ito ka panipaniwala sa una. Kasi nung una ko to nakita, parang hindi naman ako naniniwala dito. Pero syempre, i-research po natin yung connection. Ganun po yon. So ngayon, sa panglima, si Lito Lapid. Di ba? Lito Lapid. Oh. Buboto nyo ba si Lito Lapid? So Lito Lapid. Oh, pangalan Lito Lapid. Oh. So, Lito Lapid. Oh, 68 years old. Oh. Political party. Nakita nyo political party. NPC. NPC mga kababayan. So ang NPC mga ka-Streetwise, kasama po siya ni Tito Soto. O, di ba? Siguro nag-gets niyo mga kababayan na ito po yung negative effect
nung forging ng partido. Kasi po sasabit at sasabit po talaga yung iba. Well, to be fair, ako talaga ayoko ng forging. Hindi ko sinasabing mali yung ginawa ni PBBM, pero para sa akin in my own opinion, ayoko ng forging ng partido. Kasi tulad nito, oh, merong forging sa NPC. So sasabit talaga si Lito Lapid dito, ayaw man natin o hindi. Oh. 'Di ba? Supremo 'yan eh. Tapos sino pa ba nandito? Oh, si ito. Alam niyo na 'to. Camille Villar. Camille Villar, Nationalist Party. Gets? Oh, 'di ba? So ang point dito mga kababayan, papayag ba yung mga Villar na makikipag-forging sila sa PFP na hindi po kasama si Camille Villar sa senatorial slate ng presidente? Parang hindi, di ba? Diba? Parang hindi, di ba? Parang malabo yon. So, Francis Tolentino kasama dito. Ito, hindi pa ako sure dito kung totoo to. Wala pa akong makitang connection. May mga chismis na lumalabas na si Francis Tolentino daw po ay lilipat daw po sa PFP, pero chismis pa lang po yun hanggang ngayon. Di ba? Kasi nung last week lang mga kababayan, pinopromote pa rin po ng PDP laban si Francis Tolentino. Tapos, ito nga eh. Mayroon na tayong Mark Villar doon na aanga-anga din. 'Di ba? Naalala ko tuloy yung mga Villar kasi naging amo ko 'yan eh. Oh. So meron na pong Mark Villar na aanga-anga din. Tapos papapasukin pa natin yung isa pang Villar. Mga kababayan, ang sama po ng ugali ni Cynthia Villar, naging amo ko po 'yan. Oh, diyan sa Metropolis Star. Yung mall diyan sa Metropolis Star, sila may-ari niya, naging amo ko 'yan. Ang sama po ng ugali ng mga 'yan. Oh. Tapos meron pa dito Tolentino, Aimee Marcos. Oh, Aimee Marcos. Kasama si Aimee Marcos, syempre Aimee Marcos, Nationalista Party. Okay. So dito, oh, Benor Abalos. Alam naman po natin Benor Abalos, 'di ba? DILG secretary ngayon. Tapos Erwin Tulpo. Yan, idol po ni Teacher Mark 'yan. Idol ni Teacher Mark 'yan si Erwin Tulpo. Tapos si Bong Revilla. Okay, Bong Revilla, bakit siya napasama? Kasi po si Bong Revilla po ay member po ng Lakas CMD. So malabo. Malabo hindi siya mapasama, kasama po talaga siya. Tapos Abby Binay. Okay, Abby Binay, tingnan natin na Abby Binay. Abby Binay, kasama brito. Oh, Abby Binay, NPC rin. Oh. National to ha. Oh, Marlene Abigail sa Sombilio Binay. So, Nationalist People's Coalition din, NPC. Kapartido din po siya ni Tito Soto. Okay. So, ngayon lumalabas mga kababayan, mukhang sabit po talaga yung NPC. Mukhang sabit-sabit kasi medyo madami po talaga ang NPC na hindi ko po talaga bet. Oo. Una na yung Binay. Una na po si Lito Lapid. Oo. So, ewan ko lang, pero ito lang ang malinaw dito mga kababayan. 'Di ba? Ito lang ang malinaw dito mga kababayan. So dito po sa lumabas po na survey, sa lumabas po nga po na listahan na to. Diyan sa po sa lumabas na listahan dito, pwede na po nating sabihin malamang 90% na accurate ito. So 'di ba? So dito siguro sino magboboto ko dito? Wala eh. Si Pacquiao, kasi si Pacquiao kapatid ng ano, si Pacquiao kaibigan ng kapatid ko, si Pacquiao. Personal ko lang 'yun ha. Ping Lacson, gusto ko si Ping Lacson. Ping Lacson, oh. Si Ping Lacson, Tito Soto, pwede. Ayun lang ata eh. Kasi si Erwin Tulfo, parang gusto ko pa siyang maging congressman muna eh. Sa kanya eh. 'Di ba? Okay si Erwin Tulfo, pero sana congressman muna siya. 'Di ba? Well. Tingnan natin, 'di ba? Si Lacson, si Isko, kung tatakbo si Isko, 'yan. Para ano naman, 'di ba? Ayaw ko ba? So pero at least mga kababayan, at least mga ka-streetwise. Dito po sa mga dito po sa listahan po na 'to. So at least nakakita po tayo ng glimpse. Kasi actually matagal ko nang gustong gawan ng content ito eh. Kasi regarding po sa mga merging, kasi at least meron na tayong nakita. Meron na po tayong mga clue kung sino po yung papasok po sa
senatorial suite po ni PBBM. At ginawa na po ito ng isang Facebook page po na nausapang kongreso. Di ba? Si Abalos, yan, pwede rin. Di ba? Si Abalos. Tingnan natin, masyado pang maaga. Pero ang point dito mga kababayan, huwag po natin kakalimutan, di ba, na sigurado na marami po tayong ilalaglag dito po sa listahan po na to. Number one na po dito yung Bilyar, Cayetano, tsaka Lapid. So yun mga kababayan, na so dyan po sa 1,200 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palag-like lang po ng video po na to, dyan po sa team replay, sa nga po masabi nyo nga po dito, na si Bato de la Rosa nga po ay laglag na sa survey. At sana po, dumausdus pa po lalo, di ba? Dumausdus pa po lalo yung ranking sa mga survey ni Bato de la Rosa. At kayo mga kababayan, anong mga pumasabi nyo nga po dito sa posibleng senatorial slate nga po ni PBBM? So kayo ba, di ba? Ganun ba kayo ka-loyal kay PBBM na iboboto nyo yung i-endorso niya? Or meron po kayong tatanggalin? Yan po, gusto ko pong malaman dyan po sa team replay, no? So, yan po, no? So, thank you po mga kababayan. So, pa-comment lang po sa baba. At syempre po, sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to para din po makatulong po sa content po na to. So, thank you mga ka-streetwise. Then, next topic po tayo.